54 na ang naitatalang firecracker-related injuries ayon sa Department of Health, na sana na may huwag na madagdagan pa. Ang mga ospital sa buong bansa handa na sa posibleng dagsa ng mga pasyente sa pagsalubong sa 2020. Kumustahin natin ang sitwasyon ngayon sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Kara and Rafi, narito nga tayo no, sa JRRMMC dito sa Maynila. At sinasabi sa atin ng mga doktor dito ay handa na sila. Yan yung deklarasyon nila ay kahapon pa lamang. At katunayan, merong isang section dito, no, dito lang sa aking bahaging likuran na talagang naka-alat at nagaantabay lamang yung mga staff para sa pagdating no, ng mga biktima na related doon sa paputok o pagsalubong sa bagong taon. Pero bago yan na Rafi and Kara, ay nakapanayam ko ngayon-ngayon lamang ang dalawang doktor ng JRRMMC kaugnay sa kanilang paghahanda. At kasama po natin ngayon si Dr. Marlo Narbarte at si Dr. Adrian Joseph Tablante. Yan po. Kasi gusto namin malaman, Dok, eh, dahil nga sasalubong na naman tayo sa bagong taon. Ano po ba yung mga instruments na inihanda nyo para sa pagsalubong ng bagong taon? Sige, ito po yung mga ginagamit natin. Ito po yung dinidikit natin sa buto. External fixator ang tawag para magdiretso po ulit ang mga buto natin pagkatapos nating mabali. Ito po yung drill na ginagamit. So, para maipasok po natin yung mga bakal sa loob ng buto, yan po yung pang-drill natin. Ito po yung mga mallet naman or pamukpok. Ginagamit natin pang-pukpok para either i-break pa lalo yung buto para mas maayos natin or para ipasok din yung mga instruments. At ito naman po, yung lagare. Ito po yung saw, bone saw, na ginagamit po natin na pangputol po ng mga buto-buto. Dok, I understand na, syempre, yung mga instrumento na ito na inihanda nyo, nasa mga loob na ng operating room, no? Opo, actually, ito po, mga gamit na to for demo purposes na lang para makapakita po sa inyo kung ano yung mga ginagamit. Pero yung actual na gagamitin po natin sa mga pasyente, ngayon po, na-sterilize, na malinis na po, ready na po natin gamitin sa nasa operating room na po. Like for example, yung lagare, no? Curious ako eh, na talaga bang ginagamit siya ng manual? Ayan, there's a meron ding mechanized na version. Pag gumagamit po talaga tayo ng saw, either ganito po, yung iba po, ito, saw rin to actually, pero ang ginagawa po kasi natin para sa mga hindi na viable or patay na talagang mga parte or hindi na natin masasalvage, hindi na natin masisave ng mga parte ng katawan, mas maganda pong putulin na lang natin para hindi na po siya mag-spread lalo ng infection or baka yun pa yung pagsimulan na lalong pumangit yung lagay. Tinatanggal na lang po natin. Parang nakakatakot po kasi tingnan, ano? Dapat po bang siguro isipin to ng mga kababayan natin kasi sasalubong tayo sa bagong taon. Hindi naman sana nanakot tayo pero meron po kayo mga actual cases po, no? Na naputulan talaga ng kamay. Opo, actually almost every year meron pong napuputulan. Yung iba po, daliri lang. Yung iba po, dito kasing taas ng forearm natin napuputol. Yung iba naman po, pag sa paa nasasabugan, paa naman po ang napuputol natin. So, madalas po talaga nangyayari. Meron po bang pwedeng gawin ang isang biktima bago siya dalhin sa ospital? Meron bang first aid na pwedeng gawin? Ang pinaka pwede po natin gawin sa mga nasabugan, kung kaya po, hugasan muna natin ng water po sa kanang soap. Pero kung malapit naman na po dito, dalhin nyo na po agad. Pinakamaganda, huwag na po kayong magsi-self-medicate, huwag nang budburan ng kahit anong antibiotics. Dalhin na lang po agad dito sa hospital kasi mas makikita po natin kung anong klaseng injury at ano po yung nararapat na management para sa injuries. Mm-hmm. Dr. Tablante, meron po kayong gusto itagdag? Siguro advice or tips sa mga viewers ngayong sasalubong tayo sa bagong Well, actually, yung advice lang is iwasan na lang ang puputok. Mas mabuting na iwasan na lang altogether para hindi na magkaroon ng mga ganitong mga accidents. Para hindi na kailangan pumunta sa hospital. Mm-hmm. Maraming salamat po, Dr. Narbarte at Dr. Tablante. Thank you po. Thank you.
Yan, Rafi, no? Yan kasi nasabi nila, no? Ayaw naman daw nilang gamitin yung kanilang mga instruments. Kung totoo, so mas maganda na walang madala dito na mga pasyente. Rafi, update ko lang na yung so far ang nadala dito ay yung kahapon, yung batang 6 na taong gulang na naglaro ng lusis at meron din kagabi. Pero minor injury lamang ito. Pero mula December 26 up to present ay nasa 5 pasyente na yung nadadala dito. Rafi? Pero Sandra, considerably mas mababa na, no, yung bilang ngayon through the years. Talagang yung trend ay pababa. Sandra, ganun din ba ang obserbasyon nila dyan sa ospital? Sandra? Yes, Rafi, yung mga doktor na nakausap natin ay sinasabi nila, nakita nila from 2013, nagkaroon ng gradual na pagbaba, no? 2014, 2015, at pagpasok nga ng 2016, lalo pa daw bumaba up to present, Rafi. Mm-hmm. Yung mga injuries naman, kasi of course, pinagbawal na yung malalakas na mga paputok, ano? Pero yung ingestion, yun pa rin yung pinakadelikado, hindi ba? Dahil yung mga maliliit na bagay, lalo na yung mga bata, kapag napabayaan, yun pa rin ba yung pinaka-common? Na natatamong injuries at mga dinadala dyan sa ospital, Sandra? Yes, Rafi, isa yan sa mga talagang inaantabayanan ng mga doktor o pinaghandaan talaga nila dahil nga ang sinasabi ay marami pa rin na in the past years may mga cases pa rin talaga, no, ng mga lalo na yung mga bata, no, na nalulunok nila, no, nakakain nila yung mga ginagamit nila katulad ng Watusi at meron pa yung Piccolo halimbawa, no, yung ginagamit nila mga bata. So yan din yung isa sa mga nangunguna na cases na binabantayan nila. Kasama na rin, syempre, Rafi, yung usual na napuputokan sa kamay. Rafi? Okay, maraming salamat at Happy New Year sa iyo, Sandra Aguinaldo.